Sa loob ng Bucor, mga kababayan, ang sabi dito is mga sindikatong tadaw. Mga sindikatong hari-harian sa Bucor. Ayan. Pinabuwag ni PBBM. Ayan, grabe. Eh kahit papaano naman po nakaipakita nila General Katapang na kumbaga merong mga natitira pa kahit papaano doon sa loob ng Bucor. So ano nga po ba yan, mga kababayan? Eto po. Saan ba yun? Eto. Tapos na ang maliligayang araw ng mga sindikatong naghahari-harian sa loob ng mga piitan sa bansa. Ayan. Ito ang inihayag ni Bureau of Correction Bucor Office in Charge General Gregorio Katapang. Kasunod ng ginagawang paglilinis ng mga grupo, kumokontra sa mga piitan. Sa laging handang public briefing, sinabi ni Katapang na pangunahing utos daw sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay buwagin ang grupong pumasok sa Bucor na kalaunan aniya ay naging sindikato. Grabe ano? Katipiitan, pinasok na ng sindikato. Ang nabanggit nga ni President Marcos na nagkaroon ng kingdom doon sa loob ng Bucor, dito sa Bucor, ay napatunayan naman po natin, sabi ni Katapang. Nagsimula po sila sa kabal. Isang grupo sila na pumasok dito and then ginawa nilang sindikato na itong grupo nila. Hanggang ngayon, iyon na po ang naging kingdom. Kanya-kanya na po silang kaharian ng unit o penal colony, which we are now proving na napapatunayan naman ngayon. Ayan, sabi po ni General Gregorio Katapang. Ang utos aniya ng Department of Justice ay paluwagin ang mga kulungan at magpatupad ng mga reforma upang maitama ang mga maling ginagawa ng mga dating nagpatakbo ng Bucor. Aba, si General Bantag yun. Ah. Sinabi ni Katapang na bahagi ng gagawing paglilinis sa Bucor ay alisin ang mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology na ipinasok ng dating humawak sa ehensya naging dahilan para malagay sa floating status ang mga opisyal ng Bucor. Halos lahat aniya ng mahalagang posisyon sa ehensya ay nilagyan ng mga tao mula sa BAJMP na naging dahilan kaya nagkaroon ng demoralisasyon sa mga na-etsepuwerang mga opisyal. Yung unang-una pagpasok ko dyan, sabi ni Katapang, ang inutos ko ay iyong lahat ng seconded na BJMP official ay balik na sa BJMP. Ayan, pinabalik na sa BJMP, pinauwi na. Kasi nga po, ang nangyari ay nagkaroon po kami ng moral problem dahil iyong mga official po ng Bucor naging floating status noong sila ay pumasok. E key position po ang pinagkukuha nila eh. Lahat ng mga superintendent or heads ng penal colony pinalitan ng BJMP. Lahat ng key position dito sa national headquarters pinalitan din ng BJMP. Dagdag pa ni Katapang. Ayan po. So, nung isang linggo o mga makaraan yung mga linggo na yon, mga kababayan, eh naipapakita natin dito sa ating live stream yung pong mga kagaya na lang nung may mga Canadian na mga inmates dun sa loob na nahuhulihan ng mga ipinagbabawal na tawas. Ano po? Tapos meron din po tayong mga naipakita dito na kumbaga na bumalik din yung mga kubol sa loob, mga kababayan. So, tayo po, tungkol dun sa usapin na ito, mga kababayan, tayo is pro Bantag tayo, naniniwala tayo na si General Bantag po ay tungkol dun sa Percy Lapid na istorya ay naniniwala tayo na kumbaga kulang ang ebidensya sa kanya. No? Ito naman po ay opinion natin or paniniwala natin ayon po doon sa nakikita natin, mga kababayan. So naniniwala po ako na siya ay ano tawag doon? Na siya ay
Tagalog. Kumbaga, walang kinalaman doon sa pagkamatay ni Percy Lapid. Kaya lang, syempre, mga kababayan, dahil po hinalughog. Ayan, dahil hinalughog po na nitong sila General Katapang, yung loob po ng Bucor, ang daming nakita, may mga hukay, yung hukay po kasing laki ng football field. Tapos kung ano-ano pa po, no, mga kababayan. So kailangan maging patas din po tayo. Kailangan i-topic din po natin yung mga ganon, mga kababayan. Na sa tingin natin is doon sa loob ng Bucor ay kailangan pa din pong linisin. So hiwalay po ang opinion ko diyan. Una po, tungkol po dun sa Percy Lapid na pagkamatay, naniniwala ako na si General Bantag ay walang kinalaman doon. Okay? Dito naman po, sa usaping Bucor sa loob, kung paano po ang pamamahala ni General Bantag, ay naniniwala naman po ako na si General mayroon talagang dapat linisin sa loob na kung saan nanungkulan si General Bantag. So, ganun po. Talagang medyo hiwalay po. Hindi po ibig sabihin na kaya po natin dinidiscuss itong mga hukay, itong mga swimming pool, itong mga hayop, yung mga sawa, at kung ano-ano pa. Eh, dahil ibig sabihin po, eh, naniniwala tayo na kasama si General Bantag doon sa pagkamatay ni Ka-Percy. Ano po? Ganun lang po yun. Okay? So, ayan mga kababayan, 45 minutes na din po tayo. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat po doon sa mga dumalo dito sa ating live stream ngayong gabi. Medyo pagod din po tayo. At dahil madami tayong inaasikaso, meron po tayong inaasikasong bagong negosyo dito sa Cayman Islands. Ayan, kaya medyo bihirang-bihira tayong makapag-live ngayon. Pero buti na lang po, nandyan ang Team MR. Upang sa ganun ay kumbaga masalo nila kahit wala ako. At antabayanan nyo din po yung live stream ni Ma'am Joey. Mamayang gabi po, alas 9 ng gabi dyan sa Pilipinas. Ano? Kung gusto nyo yung medyo talagang malalimang interpretasyon o malalimang pagpapaliwanag, pumunta po kayo sa live stream ni Ma'am Joey. Dito po ha, dito po sa Mark Ramos Channel. Okay, shoutout po natin si Tito Jet Ramos. Ayan, shoutout sa iyo, Tito. Kila Ma'am Lynn Garcia at doon kila Percival Ulef, Idol Mobs, Axel Roses, Ellen Grace Cartil. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.